Okay po. So, part 4 na po tayo mga ka-solar. Okay, naka first 3 na tayo. Tapos yung first 3 parts, then ito, part 4. Tuloy po natin ang pagsagot. So kay Ma'am Rochelle Jacob, tanong po niya. Ito po pala yung baby namin. Medyo makulit. So, tanong po niya, sir, tanong ko lang, bakit hindi po mag-floating yung SCC ko, sir? At ito, may kasunod po. Tanong ko lang po, may 150Ah daw siya na battery at 220 watts na panel. Sana masagot po, sir. Okay. So, So, tanong po niya, bakit daw hindi po mag-float yung kanyang SCC? Bakit hindi po dumarating doon yung... nga pala, para po malinaw tong tanong na to, para sa mga iba po na hindi nakakalam sa salitang float. Sa ano po kasi, sa battery level charging, meron po tayong mga stages. Yung floating po na stage, yun po yung part na fully charged na ang battery. At yung ating SCC ay nag-charge na lang siya doon sa tinatawag nilang floating. Ibig sabihin, yung charging niya is sakto lang na mababa para hindi bumaba yung kumbaga, ganito po yun para mas madali natin maunawaan. Para pong sa rice cooker yan, pag po nagluluto tayo, nandun po yung cook. Yun po yung kasalukuyan na charge ang battery. At kapag po nandun na siya sa fully cooked, yung ano natin, yung rice cooker, pupunta na po yan dun sa isang indicator na warm. Kapag wala na po siya sa cook, pupunta na siya sa warm. Yung po yung parang comparison natin dun sa floating. Kumbaga, minimaintain na lang yung level ng charge. Hindi na siya napapasok ng maraming bulk charging yung pagpasok ng charge na malakas, kundi float charge na lang po. Yung konting ampere po yung pinapasok para maintain lang po yung level ng charge dun sa fully charged na battery. Yun po yung float. Ano ko lang po para maunawaan ang tanong ni Ma'am Rochelle. So, tanong niya bakit po hindi nagpo-float. Una, alamin po na muna natin, marami kasing cause bakit hindi nagpo-float ang isang ano. Ang isang cause, possible na hindi sufficiente yung solar panel sa battery. Tulad nung sa kanya, mga ka-solar, meron daw siyang 150Ah na battery at 220 watts na panel. Sa tingin ko, hindi po masyadong sufficient ito, yung 220 watts. Tulad ng isang topic ko dun sa video, sa mga videos ko, yung title yata ng easy matching of battery. Ang nanuko po doon is yung ratio is 1:2. Ibig sabihin, kung meron kang 100Ah na battery, meron ka dapat at least 200 watts. At least, ibig sabihin, pwede mas mataas, mas paganda, recommended, mas mataas. Pero minimum po, at least 2 times. Yung 100Ah na battery, at least meron kang 200 watts na solar panel. Or 200Ah na battery, meron kang at least na 400 watts na battery. Sa case po ni Ma'am Rochelle, 150Ah ang ano niya, battery, at 220 watts lang ang kanyang panel. So, hindi po masyadong sufficient ito. At least sana, yung 150 niya, meron siyang at least 300 minimum na watts ng panel. So, isa po siguro yan sa reason. Try nyo pong, ano ma'am, magdagdag ng additional panel, yung 220, doubling nyo, kung pwede, kahit gawing 440. Medyo maingay yung bata. Isa pa pong reason, ng possible reason, baka sa wiring. Baka po, kahit na sabihin na natin ang kanyang panel is mataas, halimbawa, meron siyang 400 watts. Actually, sufficient na yan para ma-full charge na kapag mainit na yung panahon, pag mainit ang panahon tulad ng season na to, kanyang i-full charge yun. Pero dahil sa wire, yung maling sizes of wire, meron din topic yun, paki-review na lang po yun. Minsan kasi, hindi natin napapansin yung size ng mga wire. Importante din po yun.
ang isang rule of thumb na tinatawag nila na at least mas habang mas makapal na wire, mas maganda. Kumbaga, ang mangyari po kasi niyan, ganito. Kapag po, kailangan kasi alam natin ang total amps na dadaloy dun sa wire. Kapag kasi masyadong, kapag po kasi masyadong maliit yung wire, pansin niya minsan nagiinit ang wire, tapos nakakaroon ng, nakalimutan ko yung technical term po dun sa yung pakilagay nila po sa description, sa comment, yung ano, term, yung magkakaroon ng losses dun sa ano, dahil improper, hindi po first ants. First ant. Okay, wait na. So, kailangan po, akma. Ants? No, there's no ants. Go to the bed. Okay. Lay down to bed. Sorry, wala na naka-solar, medyo makulit tong bata. Go to mommy. Ano, sa dabaw, yung losses sa ants, yung hindi ko talaga maalala ano yung term na yun, yung magkakaroon ng power loss dahil so hindi akma yung wire na ginamit doon sa total amps. Halimbawa, ang total amps na napoprovide na solar papuntang battery, kumari lang ho, nasa is mga 20 amps kumari ho. Tapos ang wire niyo may dapat capacity na lampas dapat sa 20 amps ang kayong shoulder. Ang ginamit nyo lang ho is yung para sa 10 amps lang na wire. Ang mangyayari na magkakaroon nun ng power losses. Kasi, kumbaga sa power as a hose na may tubig, habang lumalaki yung volume ng tubig, dapat mas malaki yung wire. Kumbaga, i-compare ho natin yung volume ng tubig sa amps. What is it? Dapat mas makapal ho yung hose na gagamitin. Kumbaga, para ganun yung wire. Habang mas malakas yung amps, dapat mas malaki ang hose. Pero kung makapal po ang ating wire, kahit na malakas, kahit na maraming amps sa papasok kanyang shoulder, walang magkakaroon ng losses. Isa po yung reason din yan. Marami kasi factors bakit hindi na po full charge. Meron namang isang case na mabilis na full charge ang battery. Yun naman po sa ano naman ho ng battery yun. Sa problem naman ng battery. Pwede sira na po mga sira na yung battery natin lalo sa mga lead acid. Sa ano, sa case ng mga sa case ng mga life PO4, hindi mo masyadong issue yun. Sa case lang ng lead acid, madalas ho yun, madalas masira. Kaya recommended ho talaga kung life PO4 na lang gamitin natin o yung lithium ion. Pero mas maganda na po ngayon yung life PO4. Marami na magbili mura, quality. Okay. So, yun ang sagot ko kay Ma'am Rochelle Jacob. Baka hindi po sufisyente yung solar panel. Try nyo pong nagdagan yung solar panel. Baka sakali mapuno. Ngayon, possible din ho na kahit sufisyente na ho yung solar panel natin, minsan di pa napupuno. So, isang possible reason ho yun, baka madalas gamitin. Habang nagsicharge, kaya hindi napupuno. Malakas tayong gumamit habang nagsicharge pa yung kaya parang hindi niya napupuno. Nangyari lang po yung once to duration ng battery ng solar panel sa battery. Kung hindi natin masyadong ginagamit ang battery habang nagsicharge. No, dirty. Okay. Yun lang po. Ma'am Rochelle Jacob. Next po tayo kay King of the North.
Sabi po niya, "Sir, magsisimula ako mag-setup ng may 200 Ah na battery." Malaki agad. Tapos, dalawang pirasong 170 watts panel. After 2 months, balak ko din magdagdag ng isa pang 170 watts na panel. Isa pang 180 battery. Ilang amps po ang SCC maganda para sa kanila? Okay. So, sana po may whiteboard. Next time po, magkakaroon ako ng whiteboard para kasi baka mahirap imagine nyo kasi pag sinasabi ko lang. Pero isa-isayin ko na lang po muna. Sabi ni Sir King of the North, gusto niya mag-start ng mag-setup ng solar panel. Kasalukoy, no, meron siyang isang 200 Ah na battery. Tapos may solar panel siya na dalawang 170 watts. Mommy, help you! After 2 months daw, gusto niya mag-upgrade pa. Magdagdag ng isa pang 170 watts na panel at isa pang 100 Ah na battery. So, i-ano na lang po natin yun. Kasi tinatanong niya anong magandang SCC para doon. SCC lang naman po ang tanong niya. So, madali lang po. Siguro to. Kasi kung SCC lang ang tanong niya, titingnan lang po natin kung ilan ang kayang i-handle ng total solar panel niya. Okay. So, i-add na lang po natin yung mga solar panel niya, yung ngayon at sa yung balak niyang idagdag. Para in the future, hindi na siya magpalit ng solar charge controller kasi nga may balak siya magdagdag ulit. Sabi po niya, dalawang 170 at magdadagdag pa siya ng isa in the future. So, magiging tatlong 170 po yun. Wait na. Go to mommy. Okay. No, thank you. Thank you. Ayun, binigyan po ako ng popcorn, baby. Kayang gumila. Okay. So, may sinaw po ako, kaya medyo masakit yung gumila. So, ang gusto niyo malaman kung ilang amps ng SCC ang kailangan niya. Meron siyang balik tatlong 170 watts na panel. So, kung i-add po natin yon 170, 210 plus 300, 510 watts na total solar panel. Kung i-compare, po natin yung 500, sabi na natin 500. Okay, 600 para mas safe compute. For every 100, at least 5 amps ang average na nailalabas na sa solar panel. So 6 times nun, meron tayong 5 amps times 6, kasi 600 watts ang kailangan. Meron tayong 30 amps. Actually, yung computation natin ng 600, dinagdagan ko na yun para lang may alawan. So sa 30 amps, 5 amps times 6 is 30. 30 amps. Ang 30 amps, ano na po yan? Yung 30 amps bihira lang po, pero meron naman na 30 amps SCC. Sa PWM marami, sa MPPT, hindi masyadong ganun karami ang 30 amps. Karamihan sa mga MPPT kasi nasa 20, 40, at 60. Yung mga 30, meron din ho, pero tulad ng SRNE, meron, pero bihira mga seller. Pero kung meron, pwede na yun. Pero kung sa case ni sir, parang nag-upgrade, gawin mo ng 40 amps, sir. Para in the future, pwede ka pa mag-add. Ang 40 amps, pwede ka hanggang ano dun. 40 amps, mga 800 siguro. Ang average. Oops, malawang camera. Tamaan ni baby. Okay. Dali pong aberya, mga solar sensya na. Okay, yan. Bubaba na sila. Medyo naanok na tong videos natin. So, yun lang. Ilang ang sagot ko, Sir King of the North. Mag 40 amps ka na. Kung may budget ka, 60 amps para mas malakas. At saka kung balak mo magdagdag pa na magdagdag, 60 amps. Pero 40 amps, kung wala ka ng balak na magdagdag na masyado mataas, kasi ang 60 amps medyo may kamahalan. Ang 40 amps, di masyadong mahal. Ang SRNE ng 40 amps na MPPT,
Ang alam ko dati 4 or 5 ata yun. Ngayon, alam ko 4,000 na, mura. Pero ang 60 amps napakamahal, nasa 8,500 pa nakita ko last time ako nag-check. Ngayon ko lang may nagbabana doon. Dati 9,000 yun. Ngayon may 8,500 na yun. Okay. So, yun lang. Sir King of the North. Okay, next po tayo kay Sir John Lawrence Sampelo. Sabi po niya, ano po pwede mapower ng modified inverter? Okay. Ano po pwede mapower ng modified... Ay, later na. Later. Later. Ano po pwede mapower ng modified inverter na may 500 watts? No, later. May ano si Daddy? May video. Baka... Please. Ah, yeah, wait for mommy. Wait for mommy. Okay. Sabi niya, ano po pwede mapower sa 500 watts na panel? Na inverter. At ang kanyang inverter ay modified sine wave. Okay. Sige, ito, sa mga parts natin, di pa naman siya na-discuss ang modified power inverter. So, actually, mga ka-solar, meron tayong two common na power inverter. Yung modified at saka yung pure sine wave. Yung modified, kapag titignan mo dun sa na medyo ano na yun, hindi naman siya na-explain kasi yan technical yun. Basta sabihin na lang natin, yung modified, parang compare natin sa SCC, yun yung PWM. Yun namang pure sine wave, yun naman yung MPPT. Baga, ito yung mas magandang klase na inverter, yung pure sine wave. Yung pure sine wave, mga solar, ito yung frequency niya, kamukha ng lumalabas na power dun sa ating mga power outlet. Yun namang modified sine wave, although 220 din ang output nun, mga ka-solar, pero hindi siya ganun, kaya hindi nila tinawag na pure. Hindi siya pure. Modified sine wave, makita mo yung wave niyan, parang may isa pa yung tatalang square sine wave, pero parang modified sine wave din yun. Parang rough, square yata ang ganun yun. Naglalabas din yung 220, pero hindi suitable sa ibang mga appliances. Okay, so, base sa experience ko, nung nag-start ako sa solar, hindi ako masyadong gagamit ng mga pure sine wave kasi medyo mahal. Tulad nung nabanggit ko, parang MPPT, medyo mahal. Pero mas maganda yung mga quality. Mas maganda yung mga function. Pero kung gamamit, walang medyo limited ang budget, okay na rin ang modified sine wave. Pero, take note lang ho, ang modified sine wave, ilan lang ang kayang ipaandar na maayos niyan. Kasi nga, like for example, sa mga motorized na appliances, like aircon, washing machine, electric fan, sa iba pang mga motorized, hindi po masyadong maganda ang mga modified sine wave. Kasi, like for example, sa ventilator ho, may ugong ho yan. May maririnig kang parang vibration sa motor. Yun, hindi maganda sa ano, sa mga ventilator yun. Unlike sa pure sine wave, tulad na sabi ko, yung lumalabas doon na power, kamukha nung nasa AC outlet natin na napakaganda. At wala kang maririnig na ugong. Pwede sa lahat ng appliances, basta pasok doon sa total wattage na kayang handle ng ating mga inverter. At ito pa ho. Sa modified sine wave, medyo mura lang ho ang mga prices niyan. Minsan, fraction lang, half the price. Dati, nung di pa ganun karami ang mga pure sine wave, parang 3 times ang mahal ng mga pure sine wave dyan. Ngayon, medyo half na lang. Nagmura na kasi yung mga pure sine wave. Pero kung ano, mga pinapower mo, limbawa, mga LED lights, LED TV. Ano pa ba yung mga nasubukan ko na okay dyan?
Ano pa ba? Ah, yung ibang maalala yung iba. Basta yung mga ganun, yung mga LED, mostly mga LED appliances, yan, okay lang sa inverter type yan. Oo nga pala. May exemptions dun sa mga motorized na ano, para dun sa mga modified sine wave. Kasi nasubukan kong gamitin yan sa mga drill ko, sa mga power tools ko. Alam mo siya nagiging problema. Mga modified. Sa ventilador, talaga number one, maano po yan, may ugong. Minsan may nag-init pa akong appliance dahil dyan sa appliance na ventilador, nasira pa yun. Dahil sa pag-angkin ng modified sine wave. So kung may budget, oh, mag-ano na tayo, pure sine wave. Ayan, medyo napalayo ako dun sa tanong ni Sir, kung ilan ang kayang i-power. Okay, pag nag-compute po kayo ng load na kayang i-handle nitong mga inverter, tandaan lang po natin rule of thumb na 1/3, divide nyo ng 3, yung total watts ng inverter nyo. Yun ang total maximum na pwede nyo i-load sa inverter nyo. Limbawa, sa case ni Sir, 500 watts. Kung di-divide mo ng 3 yan, medyo walang 33 huwata yan. Tama ba? So, siguro, 166? Siguro mga 166, 1667, gano'n. Ano na lang po natin para safe na 150 watts. 150 watts. Pwede nyo gamitin ho yun. Yung 150 watts appliances. 150 watts and below, pwede pong gamitin. Basta wag lang po yung ventilador. Mga power tools, okay lang sa inverter. Compute nyo lang. Kung ilan yung, halimbawa, mga LED TV. Mga LED TV naman kasi, napakatipin lang yan. Yung 32 inches, alam ko nasa 60 watts lang. Yung 40 inches, alam ko nasa 75 watts lang. So, okay lang yan. Matipid lang po yun. Matipid. Sa ano. Basta, divide nyo lang ng 3. Pero 150 watts, marami na akong napapower yan. At saka, ito pa ho. Sa modified sine wave, huwag po tayo masyado maglalagay ng multiple loads. Kahit sanabi kong halimbawa, 50 ang total, huwag po tayo maglagay ng marami na at least one at a time lang ho doon sa mga, kasi 500 watts ng modified, lalo yung mga TBE. Yan, isang klase. Sikat na modified sine wave mo yun, yung TBE. Medyo mababa po kasi yung mga surge. Yan, power surge. Power surge, so ito yung unang pasok ng kuryente. Pag sindi nyo kasi, minsan, parang alon yung unang bugso ng ano. Yung kuryente yung kasi sa unang ano, may surge, so yan, surge power na tinatawag. Malakas po yun, yung ano. Pero sa mga modified sine wave, di po ganun kalakas ang surge power niyan. Sa pure naman kasi meron po tayong dalawang klase pa dyan eh. Yung pure sine wave. Yung high frequency at low frequency. Maganda na yung ano, pero meron pang dami kasing klase-klase. Pero kung may budget to, para mas madaling tandaan ho sa ano, sa pure sine wave, kapag may coil, kapag mabigat ang inverter na lang, kapag sobrang bigat, usually may coil ho yan. Yung tinatawag ng toroidal coil, toroidal transformer. Yun ho, malakas ang surge nun. Yun ho yung low frequency. Ang mga low frequency, napakaganda po. Medyo may kamahalan ng konti. Tsaka bulky ng konti kasi nga may coil yan, parang transformer na nasa loob. Yung high frequency na pure sine wave, okay din yan. Pero kung papasin mo, parang sinlaki lang. Malaki lang ng konting-konti sa mga modified sine wave. Kasi meron din silang coil, pero maliit lang. Hindi sa toroidal na napakalaki. Kita mo, meron din siyang coil na ano, maliit nga lang. Yun ang nag-ano ho ng surge. Nagpapasok ko ng surge yan. Doon ho, nag-ano yung power. Parang, tawag ito. Correct na po, kung mali ako, pero yung pagkakantindi ko. Doon nakistack yung surge power. Kapag biglang inandar mo, yun ang bigla niyang
ilalabas yung surge. Maganda yung surge power na yun. Kasi parang reserve power yun. Para sa mga bigla pag sindi mo, halimbawa yung mga Aeroton, pag sindi mo nang kapag naka-fan na lang, mababa lang yung kailangan na power niya. Pag sindihin mo yung cool, yun kailangan na malakas na surge na power na papasok. Kaya na, kung malakas ang ano mo, hindi agad masisira kasi nga nandun yung reserve power dun sa surge toroidal transformer na yun. Sa mga low frequency, ano. So yun ang sagot ko, sir. John Lawrence Ampelo, hanggang 150 watts ang haba, pero yun lang ang 150 watts. Inano ko lang po, in-explain ko para maano natin, ma-explain natin yung iba na minsan kasi yung ibang benches ko, ewan ko lang kung napanood nyo yung iba, pero at least dito parang marerecap lahat natin. Kasi yung mga tanong nito galing sa mga videos ko na yon. Gusto lang yung malinawan. At least ngayon, medyo na share ko rin sa mga hindi pa nakapanood ng mga videos ko, yung mga videos na laman nun para marinawan lang yung ating time lahat. Okay. Ito, meron din isa pang tanong si Sir John Lawrence Ampelo. May tanong lang po ako, sir. Yung solar controller po namin is PWM. Kapag po ba umaga, di ba yung nag-auto-charge na yung battery? Pwede po ba ako gumamit ng mga load habang nag-charge yung battery? Or kailangan punuin pa talaga bago gamitin? Okay. Actually, sir, pwede mo namang gamitin yung mga batteries kahit nag-charge pa. Ako, ganun ang ginagamit ko. Kahit ng mga lead acid pa, ginagawa ko na yun. Pero ngayon kasi talagang graduate na po ako sa mga lead acid. Ayoko na sa mga lead acid na sa solar setup. Mas maganda po talaga kung mga light PO4. Kasi kahit gamitin mo yan, nang ubusin mo ang charge niyan, walang nagiging problema. Dito lang ng lead acid, hanggang 50% or 12 volts. Kapag ang pwede mo lang gamitin sa mga lead acid, hanggang doon sa 50% depth of discharge. Kung ang ano niya, yung kasi kapag ang lead acid o, kapag halimbawa, di na nag-charge, ma-explain mo natin. Next time ko na-explain yun, masyadong maano po yun, lalayo sa tanong. So, yan, isa-short ko na lang po yung ano, sagot ko doon, na pwede pong gamitin yun, kahit nag-charge. Pwede yung sabay, pwede. Okay, so, saan na po ba? Ito, si John Lawrence ulit, tatlo. Basahin po natin. Sabi po niya, okay ito. Grabe po, napakagaling mo magturo, sir. Salamat. Hindi naman masyado, medyo base lang to sa experience natin. 13 years old pa lang ako, pero willing na po akong mag-aral ng solar. Namangalang kasi ako sa ganda ng idea na to. Napaka-eco-friendly. Dami ko pang natutunan dahil sa iyo. Napakalinaw ng explanation. Ayun. Salamat ng marami, Sir John Lawrence Ampelo. Yan, 13 years old. Pero, may ano na. Siguro, nung ganun sana yung nung bata pa ako, kung medyo ganito na yung technology, siguro, kahit mga 12, nag-start na ako mag-aral ng solar. Share ko lang mga ka-solar. First time akong makabili ng first solar ko, siguro, anong year yun? Hindi ko lang maalala eh. Exact year. Graduate ako ng college nun eh. Siguro, mga 25 years old. May nabili akong ano, solar. Hindi ko nga alam kung paano i-test yun. Basta nag-enjoy lang ako na i-charge sa gandang battery. Hindi pa ako masyadong ganun ka-ano sa solar nun. Nabili ko yun yung solar panel na briefcase ang style. Parang siyang briefcase na kapag in-open mo, solar panel. Tapos, meron na siya agad cable na positive-negative. Baka meron na siyang dalawang wire. Inisip ko, later ko na lang nalaman siguro nung nag-start ako ng 2014 na yung palang nabili kong yun na napakamahal. 3.5 pa nabili, second hand. 3.5. 5 watts lang po pala. At ang kayang i-charge lang nun, maliliit na battery. Napakaliit. Tinatry ko i-charge nun. Mga solar, yung mga battery na pang kuryente yung ginagamit minsan sa mga motor yung 12 volts na ganun, alam ko na sa 12 inch yata yun, kaya pala hindi napupuno kasi di pa rin alam, pero enjoy lang ako kasi
nakikita ko lang siya nagpa-function. Kumbaga, pag dinidinig ko sa battery yun, nakita ko nagpa-flash yung LED niya. Tuwan-tuwa naman ako. Ayun. Na-share ko lang mga solar. Okay, next tayo. Kay Sir Mar Asunto. Sir, itatanong. Sir, itatanong ko lang po. Yung expert ko po, 5 kilowatt, nag-alarma siya ng fault 01 sa mga ilaw sa mga ilang araw na walang ang sa ilang ayan. Ulitin ko lang, sir. May expert daw siya na 5 kilowatt, nag-alarm siya na fault 01 sa mga ilang araw na wala ang fault na 01. Di ako nagpalit ng fan, kaso napansin ko ang battery pag may load, di siya nag-charge. Pag walang load, nakakabit doon lang mag-charge ang battery. Ano kaya dapat gawin ito? Okay, parang nakuha ko na. Mahaba. So, meron siyang expert. Yung kasi nabili ko mga ka-solar, parang generic type yon. Pero kamukha ng expert yon. Yung interface nila parang isa lang eh. Makikita mo kung paano mag-function yung, kung paano programming doon, isa lang. Pero yung expert medyo branded yan. Medyo may kamahalan ng konti yung expert. Napansin ko na ito, yung 01. Yung 01, kung di ako nagkakamali, yung fan, parang overheating. Pag overheating, hindi ko alam kung 01 yun or 04. May mga code yan, nakalimutan ko lang sa manual. Meron, nandun sa manual yun eh. 01 to 04. Or 04 yun. So, ang tanong niya, bakit daw hindi nag-charge kapag walang load? Okay, ito na-experience ko ito since nagka-hybrid ako. Hybrid pala ito, itong expert mga ka-solar. Ang nangyari kasi mga ka-solar, may settings kasi ito na may priority mode or nakakalito ng konti yun eh. Medyo ang dami yung settings na ano. Pero para masimplihan na lang, pwede mo siya kasing iset kung saan mo kukunin yung priority ng power usage mo. Limbawa, may tatlo kasing power na pwede paggamitan. Una, pwede mong iset sa solar. Ibig sabihin, ang magiging priority mo, halimbawa, mainit, ang ginagamit mong kuryente, kukuha muna ng power from solar. Pwede yun. Ang second priority mo is battery. Kunwari, ang nangyari, biglang nawalan ng biglang natakpan ng ulap yung araw, edi yung priority 1 mo nawala kasi nga hindi wala kang power na nakukuhanan. Papasok ngayon yung priority number 2. Ang priority number 2 naman, ito yung battery. So ibig sabihin dito muna kukuha ng bagong power yung utility, dahil dito nakaset yung priority number 2 yung sa battery. Ngayon sabi nga nila, in the absence of the 2, halimbawa wala gobe na, so walang solar, so wala na si priority number 1. Priority number 2 ginamit mo, pero syempre battery lang yan, nadidrain. Habang nadidrain yan, mawawala na yun. Okay, so wala na si priority number 1, wala kang makuha nito kasi gabi, itong battery na drain na kasi nagamit mo na siguro mga 1 to 2 hours, kung wala na drain na, papasok ngayon si grid power. Yung line natin, yun yung priority number 3. Yun ang settings. Actually, itong settings na 1, 2, 3 na to, pwedeng iyan na yan, ipagpapalitan. Halimbawa, ito si priority 1 mo, si battery yung priority 2, si solar power, pwede mong iyan na yan, set, may mga settings doon. Pero ako, ganda na settings ko. Priority number 1, si solar panel. Priority number 2, si battery. At priority number 3, si grid. Kaya hindi ka nawawala ng power dun. Kasi, pag umaga na, magkakaroon na ng araw, magkakaroon ng power ng solar mo. Ang grid mo, dun nakukuha muna. Kaya, anong nangyari kay Sir Mar Asunto, bakit daw hindi nag-charge habang meron na siyang load? Ito yung sagot. Kasi sir, sa yung priority natin, palagay ko, nakaset mo priority is solar panel, katulad nung sa akin, battery, then grid. Kaya hindi nakakapag-charge sa battery. Meron din kasi isang settings yun na battery charging priority naman.
charging priority. Sa charging priority, pwede mo set, una, ang charging mo is solar panel. Pangalawa, kapag wala yung solar, yung solar panel, yun namang grid. Pwede rin kasi mag-charge ang grid. So, anong nangyari kay sir? Kapag nag-use siya, gumagamit siya ng utility, yung sa power niya sa bahay, nawawala, hindi nag-charge. Kasi nga, sir, ang nangyari, kukulang. Dahil yung priority mo, napupunta muna, yung usage mo ng sa kuryente mo, kinakain muna nung solar panel. So, yung charging from solar to battery nawawala. Kasi may priority ka, sir. May priority ka na charge muna ni solar panel yung bat yung hindi sorry medyo na ano. Ang priority mo yung priority number one mo solar panel para sa power. So nauubos na ni load nung gagawin mo sa bahay yung na-generate ni solar panel. So walang pumapasok na charge kasi nga dito pa lang nauubos na yung consumption mo ng utility. Naubos na siya dito sa na harvest ni solar panel. Kaya wala siyang nabibigay sa battery. Dahil nga naubos na. Yun, ano. Pansin mo sir, nasabi mo kanina dun sa tanong, kapag wala kang load, dun siya nati-charge. Kasi nga, dahil wala kang load, hindi magagamit ni yung harvest mo papunta sa load. Pupunta yan sa battery. Medyo nakakalito. Pero ganun yun, mga ka-solar. May mga priority kasi yan, yung hybrid. Maganda yung hybrid. Tulad ng nabanggit ko sa mga unang part ko, part 1 or part 2 yun. Maganda yung hybrid. Kasi napaka... Ang ganda ng mga settings na ano. Ang dami ng settings. Halos parang ikaw ng programmer. Yung gusto mo, ibibigay niya. Ang ganda. Meron siyang settings hanggang 19 yata or 20. Marami. From 1 to ano. Ang dami. Hanapin nyo lang, may manual naman. Tsaka may nakita ko sa online kung paano niya disipin po program. Okay, medyo mahaba na. Patensya na. Pero kung gusto nyo pang ituloy, tutuloy ko pa. Balik lang tayo. Ayan, sir. Sir Mar Asunto, yun ang naano ko. Nauubos nung ano, yung priority 1 mo ng solar panel. Yung load mo, kinakain, doon na pupunta. Yung charging. Imbis na sa battery, doon muna sa load bago din sa battery. Sa priority po yun ng hybrid. Okay. So dito tayo kay Sir Lay Valdez. Sir, saan po kayo nakabili ng BMS? BMS, online lang sir. Marami yan. Online lang. Basahin mo lang mga reviews. Minsan maganda yung mga reviews. So pag maganda yung reviews, okay yan. Huwag ka lang magbasa ng mga reviews na minsan isa, dalawa at same date. Minsan yung seller ang nag-post yan. Meron mga seller lang yun. Marami akong kilalang seller na kasi nag-Lazada rin ako dati sa Shopee. Pero hindi ginagawa yun. Marami akong mga good points. Galing talaga sa kanila yun. Okay, so sa ano lang ako, Lazada, Shopee, napakarami. Napakamura pa. Okay. May tanong... Ito. Si Sir Elvin Buena. Elvin Buena. Medyo baka hindi masagot to. Good morning po, sir. Good evening. Good morning, good evening. Kung anong oras niyo makikita itong video, good morning or good evening. May tanong lang po ako tungkol sa inverter ko na 4 kilowatt, 24 volts. Hindi po siya nagpa-power. Possible po ba na power board ang sira niya? Saan kaya pwede makabili ng board? Snap inverter po ito. Maraming salamat po and God bless. Kamukha na sa akin, snap inverter 4 kilowatt. Nakita yung 4 kilowatt. Ito 3 kilowatt pa lang nagamit ko. So, power board. Kasi hindi po ako masyadong techie sa mga electronics. Kung may sira, hindi rin po akong gumagawa. Pinapagawa ko lang po minsan yan. Pero bihira po masira yan. Kasi inaalagaan ko yan. Minsan nililinis ko yan every once a year. Pwede na. Or twice a year. Ano lang, yung blower ko, nasabi ko. Tsaka yung paintbrush. Yun, maganda panlinis ko yun. Mga yan. Possible o sir, pero dali nyo na lang minsan sa mga electronics, napakadali lang sa kanila yan. May kakilala kasi ako dito na kaibigan kumpare ko na magaling sa electronics, kaya
Minsan, kapag mga ganon, sa kanya ko dinadala. Alam, sa mga printer, may shop tayo kasi ng printing business, kaya pag may nasira, minsan kung kaya niya, doon ko dinadala. Okay, so yun lang sir, Sir Alvin. Siyensya na, hindi po tayo electronics. Paano mag-assemble ng e-bike? Ito. Sabi ni Ma'am Nilda Feliciano, dito po ba kayo sa Pampanga? Opo, dito po tayo. Saan po ba kayo sa Pampanga? Actually, Guago po, pero may bahay ako dito sa Bacolod. Ako po, nandito sa Angeles City po, Kasolar. Okay. Lapit lang dito yun, actually. Ito, tatlo yung sunod-sunod niyang ano yun. Saan po kayo ma-reach po sakali po magpaturo at maraming salamat, Kasolar. Ah, gusto niya magpaturo. Tuli, dito lang ma'am, marami na kayo malalaman dito sa ating mga videos, dito mga vlogs ba ang tawag dito? Basta yung tawag ko dito, videos man eh. Part by part ang nanon ko kasi pag may oras, ayan, kahit may batang makulit, nagbo-vlog tayo para hindi masira yung ano natin. Dito lang po, hindi po kasi hard, ano, installer, ano lang po tayo, small time na nagtuturo ng alam natin sa solar. Pwede po kayong magtanong dito sa comment at sasagutin naman natin sa abot ng ating makakaya. Ma'am, kabalin ko pa to. Sabi niya, kung 60 volts at 800, anong 800? Siguro 800 watts. Ang controller ko, paano magkano po lahat ang paggagas? Okay, ito. Marami nagtatanong mga kasolar. Nagtatanong kung pwede sila magpa-assemble. Actually, sasagutin po ulit, hindi po ako nag-offer ng mag-assemble. Although marami naman po nabibili niyan. Ito pa. Meron po kasi akong lately lang kay Sir Falcon. Siguro kahapon o nung makalawa ko lang nalaman na meron po pala siyang binibenta na assemble na. Medyo mura lang. Kung kayo mag-assemble, mahal lang ng konting-konti yung kay Sir Falcon. Pero, pre-built na ho. Naka-assemble na agad. Ang ganda. Although di ko nasubukan, di ko masyadong na-recommend. Pero, sa kay Sir Falcon, halos nakuha ko. Okay. Kaya, ito, balak ko ho. Pag nasira yung isang e-trike ko, yung isang pang-service ko, kaya lang sayang ko yung battery. Yung kasi, na second hand nabili, meron pa siyang lead acid. Although lead acid, pero kung nasira yun, di ko napapalitan ng lead acid. Siguradong light PO4 ilalagay ko. At yung kay Sir Falcon, tatry ko. Okay. Pero sana, huwag muna masira. Sayang yun. Try nyo. Search yung kay Sir Falcon. Meron siyang assembled na 48 at 60. Yung 48 volts niya, nasa 28 inch. Yung namang 60 volts niya, alam ko 48 inch yun. Medyo mas mahal yun. Ang ano, nasa 9 plus yung 28 inch na 48 volts. Siguro yung ano, hindi ko alam, hindi ko natanong eh. Siguro mga 15, 16, siguro. Tanong na lang. Kay Sir Falcon Tang. Message na lang. Sabi ni Marjun Abo, di ba 200 watts na solar panel dapat? 180 na battery? Yan, ang tamang compute. Tama nga yun, sir. Alam ko, tama yun. Ganun yata yung alam po, ganun yung sa akin sir, yung bodies to 2. So, for 180, 200 watts na solar. Pero, yun ang minimum na computation ko, at least 200. Pero kung mas mataas, mas maganda. Kung ta-times 3 mo, yun mas maganda pa. Yung 100, kahit na 300 watts. Masabilis kasing charging nun eh. Okay. So, okay. Pag mag-isang oras siguro, titigil ko muna ito mga solar. 44 minutes na yun. Dito kay Sir Rick Tana. Good day po. Meron po akong e-bike na di ko na po nagagamit. Gawa ng lowbat na po. Ang specs, battery voltage 60 volts, 20 amps. Gusto ko sana magpaturo kung paano makonfigure. Ito na po sa e-bike. Yung videos ko lang po. Pero yung kasi sa videos ko, siguro kaya natanong ni Sir to. Yung kasi sa video ko, nakaano sa 48 volts. Although may nagawa na akong 60 volts para dun sa M3, nung isang e-bike ko, yung M3, 60 volts yun. Hindi ko lang na-post yun. Ang na-post ko yung 48, mas madali kasi sundin ng 48 volts.
Kung yan mo lang yung concept nun, siguro madali na rin sa inyo, sir. Basta, alam ko, ang gawa ko rin, 2 parallel 20 series, 2P20S. So, nasa 40, 32, 650. Pero kung ano sir, nagka-idea lang ako noon sa lumabas na bagong battery ng Life PO4 ngayon sir eh. Yung, tawag doon. Yung ano sir, yung sa S168. Yung S168 may lumabas kasi na 38 inch, nasa 500 ang isa. Kung may budget ka, maganda rin assemble yun kasi naka-assemble na agad yung 38 inch na isang battery. So kung 20 na ganun lang ang kailangan mo, hindi na kailangan mag-parallel pa dun. 38 inch, malaki agad. Although magagastos mo dun sa battery pa lang, 20 pieces na, alam ko, nasa 500 yun, yung 500. So 10,000 na battery pa lang. Tapos 38 inch. Pwede na yun kung marunong tapos bili ka pa ng BMS, saset mo pa. Kung gusto mas madali yun, 3650 kasi nagpa-parallel series, nakakalito. Pero kung single lang, hindi ka na nagpa-parallel, diretsong series na lang, mas madali. Yung S168, try nyo i-consider. Mas madali. Hindi pa ako nakagawa, pero kapag naisip ko, madali lang yung gawin yun. Kasi nga, wala nang parallel series lahat yun. Okay, yun lang Sir Rick Tana. Pero tataka lang ako. Sabi niya, sana po bigyan niyo po ako ng diagram ng 19S4P. Actually, dapat masyadong maano yung 19S. Kapag ano kasi, ang gamit ko hindi 19S, 20S. 20S, 20 series po. Although pwede naman under naman ng e-bike ang 60 volts sa 19S. 19 times 3.2, pwede naman yun. Pero ideally, halos ginagamit dyan 20S. Kasi baka wala kang masyadong makitang 19S na BMS. 20S marami. 20S, halos yun ang ginagamit halos. Consider nyo yun, Ma'am Iser Rictana, 20S. Okay, lipat na tayo. Kay Apolimi Galut. Apolimi Galut. Good PM sir, tanong ko lang po, sana kung mapansin nyo. Ayan, napansin ko na po. Kahit na 4 weeks ago na. Ilang ampere ng solar power controller ang dapat? Solar power controller. Baka solar, ito yata yung solar charge controller. Ang dapat kong gamitin kung 100 watts yung panel ko, tapos battery ko is 70 ampere or AH na 4SM. 4SM, 1SM, 2SM. May 4SM ba? Baka 3SM lang ito eh. 3SM lang yata ito. Hindi lang sure sa 4SM. Hindi ako sure. Alam ko sir. Alam ko sir, battery 1SM, 1SM, 2SM, 3SM. Tapos 6SM na. Okay. So baka na mali lang pindot si Sir Apolimi. Or bago siguro model ito, 4SM. Salamat po. Okay. So ano daw SCC ang kailangan niya? Kung meron siyang 100 watts na panel, at ang battery niya is 70 AH. Okay, SCC lang naman. Kung SCC, bagay mo lang yung ano mo, solar panel. Ano ba yung solar panel mo? 100 watts. Ilang ampere ang kaya ng 100 watts? 5 amps. So 5 amps, pwede na. Pero wala naman lumalabas na 5 amps. 10 amps ang pinaka mababang nakita ko eh. So, pwede na. Kung hindi ka na mag-upgrade, 10 amps. Kung mag-upgrade ka, pwede naman kahit gawin mo dalawa yan. Dalawang 100. Kahit 200 watts, pwede yung 10 amps. So, yun lang ang sagot ko, Sir Apolimi Galut. Sa 70, ano mo, pero hindi niya mapupuno yung 100 watts mo, hindi niya mapupuno yan. Lala kung malakas ang gamit mo dun sa battery mo. Maganda at least 140 watts or 200 watts na panel. Okay, punta tayo kay Bisaya Gaming. Okay, Bisaya Gaming. Anong problema sir kung di napupuno ang paggabi ang battery, kulang isang bar, tapos 12.7 lang kapag gabi. Tatlong 100 AH battery gamit ko, tapos isang 100 watts at isang 50 watts na solar panel, tapos PWM SCC gamit ko. Okay, isa-isin ko lang.
Ang tanong niya, bakit daw hindi napupuno kapag gabi? At bakit 12.7 lang ang voltage? Okay. So, ang battery mga ka-solar, usually nasa 12.7, 12.8 kapag gabi na lang yan. Kahit makikita mo kapag nag-charge yan, kapag nag-float yan, aabot siya ng minsan 13, kapag mga lidas mga 13.7, kapag mga light PO4, maabot ng 14 point something. Kaya mo nasa maximum voltage siya, 14.7, pag light PO4, pag lidas mga 13.7, 13.8. Tapos, tataka ka na lang, bakit paggabi, biglang hindi mo naman ginagamit, babagsak yan ng 12.8, 12.7. Normal po yan mga ka-solar, normal. Normal yan. Sa mga lead acid, ganyan talaga yan. Babagsak ng 12.7, 12.8. Pero kapag mga lithium, mga light PO4, ang ano yan, mga 12.9, 13.1, babagsak yan. Pero kapag mga ano yan, nasa 14.1, babagsak po talaga yan. Hindi ibig sabihin na biglang nawawala. Hindi po sila nawawala. Kumbaga, yun lang ang resting voltage nila. Resting, hindi ko alam kung tama yung term ko doon. Pero alam ko, yun. Yung resting voltage. Kumbaga, kung ito yung peak voltage na nag-charge siya, habang nag-charge, habang may araw, kapag wala na yung araw, babagsak po yan doon sa resting voltage na 12.7. Normal po yun. Wala pong problema doon. Sir, Bisaya, gaming. Okay. So, ito, sa topic ko na paano mag-assemble ng light PO4, battery ng e-bike, kay Sir Lino, sabi po niya, Boss, magkano mo nabili yung ganyang battery? Yung tinatanong niya rito, yung light PO4. Dati po, ang bentahan lang nito sa online. Actually, ito kasi binibili ko sa Dagupan Solar Power, yung 32650. Dagupan Solar Power po, pwede yung check yung ano nila page sa Facebook ng Lupan kay Alfred C. Bili ko dati dito 85 kapag pinadeliver mo. Pwede mag-deliver yan. Napakaraming way ng kanilang transportation. Pwede i-deliver ng tawag din Victory Liner. Kung available ng Victory Liner, pwede JRS, may JNT. Marami na po. Bilang dati niya 85, ngayon nagtaas since lahat ng ano ngayon nagtaasan yung mga battery na ganito. Ngayon nasa 100 na po ata. Pero sa Shopee, meron silang sa Shopee yung bait yata BAIT sa kanila po yun. Makita mo parang hindi na kayo mapagod magpa-shipping kasi kung konti lang bibili nyo, pwede yung order nyo sa Shopee. Tig 110 lang ata doon or 100. Ganun. Okay, sabi pa niya dun sa topic na yun, ay ito kay Wings Fix. Ano gamit mo charger? Ilang volts at amps? Anong brand? Okay. Ang gamit ko pong charger dun mga ka-solar, dito sa, kasi topic ko dito yung e-bike battery, yung charger mismo ng ano, ng ating mga e-bike. Yung kasi naka, ano sa kanya, yung para sa 20, ano kasi tawag doon sa 48 volts ko. To, ano lang yung amps doon eh. Hindi ako nagkamali. 2 amps. 2 amps lang yun. Yung 48 volts ko. Anong brand? Generic lang yun. Kasi mukhang yung binili ko yung second hand na e-bike battery na yun. Hindi na yun yung stock. Kasi iba na yung tatak eh. Okay. So, Sir Donnie. Kay Donnie Oloroso. Boss, baka pwede magpaturo ng actual. Actual, busy po tayo sa trabaho. Baka spare time lang po ang ano ko dito, pagtuturo dito. Meron tayong konting hanap buhay na doon po tayo nakafocus sa printingan namin. Pero ito, passion ko lang to kaya gusto kong share kasi para di na kayo mahirapan. Ako po, marami na akong hirap na dinanas sa solar. Kaya ayoko nang maraanan yun. Yung mga kapalpakan ko dati, ang dami kong palpak, mga ka-solar. Nasira yung mga appliance, nasira yung charge controller, hindi ako pumunta kong battery, nag-bloat ang mga battery. Ayan po, huwag na akong gagayain. Kaya tinuturo ko ito para may iwasan na po yun, mga ka-solar. Okay, so, ito.
Hello. How are you? Okay, so malapit na siguro mag-end to kasi mag-isang oras na. Ito na rin bata, mamamulit na naman. Ito po, ang aking baby. Kiki. Hello, say hello to the camera. Hey, girl. Hello, how are you? I'm home, daddy. No, it's not. The viewers. Say hi. Hi. My name is Kiki. Nice to meet you. Auti pa ho. Auti, auti. Okay, so okay, magano lang po tayo. Itong isa si Sir Marlon Degamo. Pwede, mami. Go to mami. Pwede ba ako bibili sa iyo ng assembled na 48 volts 38H? Magkano? Ayun, nabanggit ko nga kanina, sir, meron na binibenta si Sir Falcon. Hindi sa akin, ayoko mag for sale. Re-recommend ko lang yung mga recommended na ano natin, seller. Hindi na ko na pinapromote ang mga yan. Baga rin na-recommend ko kasi tested ko sila. Na subukan ko. Si, ano, meron na siyang na, ano, 48 volts 28H na light 304. Alam ko, nasa kasi sa amin, discount ako ng konti dun eh, dahil suki-suki na ako nun. Pero pwede kayo magpa-discount dun. Basta check mo lang siya. Nasa 9.3 yata. Pero 9.8 ang bentahan nun. Pero 9.3, binibigyan nyo sa akin yun. Okay. Wait lang ha. Buksan ko lang itong pinto. Yung bata. Ayan. Ito na. Si Makulit. Solar charge controller. Topic. Sabi po ni Sir Jockey D. Here. Sit down here. Sir, may tanong lang ako. May solar panel ako na 2 pieces, mono. Yung mono, yun yung type, dalawa kasing klase, ano, mono at poly. Mono crystalline at saka poly crystalline yata. May dalawang piraso siyang panel na 100 watts, 17.4 volts ang isa. Siguro dahil 17.4 po to, ito yung mga nauna. Yung mga nauna kasi solar panel, mababa yung VOC nila. Tulad ng mga nauna ko, 24 na, sa 18 volts lang mga solar. Ngayon, nasa 22 volts na. Ang isa, pwede bang gamitin sabay sa PWM ko na 30 watts kung sakali ang connection ng gamitin ko, series ba o parallel? Okay. Okay. Meron daw siyang dalawang solar panel na 17.4 volts ang VOC. Mono crystalline. Tapos meron siyang PWM na 30 watts. Okay. Tulad na banggit ko mga ka-solar, ang PWM hindi masyadong naka-design sa 24. Meron 24 volts pala na PWM. Kasi mga PWM ngayon, 12 volts/24 volts na mga ano. So, hindi advisable ang i-series kapag PWM. Kasi ang mga PWM, dahil hindi ganun ka-ano yung features nila, hindi mo alam, may lumabas na. Pero kung may lumabas man nun na makasupport na mataas na voltage, mas mahal na na PWM. Pero yung mga regular, mga typical na PWM, hindi nakakasupport po ng series. Kasi nga, mas mataas na yung kasi pag sineries mo yung dalawang 17.4, maging 30, 34 volts, hindi na po kaya. Hanggang ano lang yan, meron lang yung 20 volts yata na yung support. Okay. So, yun lang. Huwag mong i-series. Unless, ang gamit mo, yung MPPT na kaya mag-support. Mga MPT-SRNE hanggang ano yun, 75 volts. Mataas, sobrang taas. Kaya ang support. Mataas? Mataas, yes. It's high. High? Mm-mm. Okay, so ito kay Michael Antalin. Antalan. Pwede po bang gamitin ang 20 amps na solar charge controller sa 35 watts na panel? Wala ang problema po. Sabi ko kanina, okay lang mataas ang charge controller mo. Huwag lang mas mataas ang solar panel na amps. Halimbawa, 35 watts, ang baba lang mo yan. Ang 20 amps mo, sir, kahit 400 watts na panel, kaya yan. Eh, 35 watts lang naman yan. So, pwede po. Sir Michael Antalan.
Okay. Itong topic ko sa effect, ang dami mo nagtatanong na magpa-assemble, pero hindi po. Tulad Daddy, and bow? Ito, sabi niya. Kay Giancarlo Bernardo. Pare ko, yes, Elmo. Pare ko, sumagot ka po, sana. Ayan, sasagot na po tayo ngayon. Ano po gamit niyong inverter na solar mo para sa pag-charge ng e-bike battery? Salamat. Ano pong gamit yung charger? Usually, ginagamit po yung charger, yung original charger ng battery. Kaya ako nasasabing nasa solar yun kasi naka-grid type po ako, kaya kapag nag-charge ako doon, dalawa kasi, yung e-trike ko, medyo malakas ang charger ko doon, malakas ang consumo, kaya hindi ko siya ino-off-grid charging. Sina-charge ko yun sa grid, sa mismo kuryente natin sa line, main line. Kasi naka-grid type naman ako, absorb lang ng grid type yun, kahit malakas ang charging. Yun namang malilit yun, yung mga two wheels ko na e-bike, yun, sina-charge ko lang yun sa off-grid. May inverter ako na SNAT, yung 1 kilowatt, kaya niya. Yun lang, Sir Giancarlo Bernardo. Daddy, Mambo? Sabi niya, ni Nol Ito Suarez. Boss, baka pwede naman namin makita yung kung saan nakatutok ang test rod. At di po namin makita ang tinetestin niyo. Oo nga, kasi nung tinetestin ko ito, nakahawak ako sa camera, sa cellphone. Kaya hindi ko mapakita. Yung pinapakita ko lang noon yung tester. Pero solar panel, sa araw, nakalatag lang na gano'n. Tapos hawak ko yung camera, tapos nagtetest ako, ang hirap. So hindi talaga makikita yun. Pero yun po, tinetest ko noon yung solar panel na 50 watts. Yun ang naalala ko. Okay. Doon sa topic ko, doon sa solar power cooker. Sir, ito kapampangan. Babasahin ko sa Tagalog na lang. Tatagalogin ko na lang yung tanong niya. Kasi kapampangan to. Si Sir Rolex. Sir, sir, saan kayo sa Pampanga? Malapit ba kayo sa Angeles? Malapit lang naman. Bacolor to Angeles. Palito mo sa amin. Malapit na sa San Fernando to. San Fernando to Angeles, about 15 minutes lang. Ay, 15 kilometers. Hindi na siya ganun kalayo. Okay. Kay Sir Ruben Bedanyo. Ay, Bedanya. Sir, tanong ko lang. Nakaselect ako sa lithium. Pero pag nag-boost na sa 26.4, hindi ko makuha yung 28 volts. May settings po ba na mabagun sa lampo? Actually, sa SRNT, hindi na binabago yan. Yung default niya, yun ang sinusundan ko, mga ka-solar. Kasi parang intelligent device na siya na mismo, parang nagko-control ng ano niya. Kapag alam na niya nasa ano na yung battery, nasa full charge na, automatic na siya. Ang boost na tinatawag na rito, mga ka-solar, ito yung may anak siya, bulk boost, parang mga ganun, at saka float. Yung boost parang yung malakas pa na pasok ng amperahe ng charge controller to battery. Sabi niya, bakit daw hindi niya makakuha? Ako kasi hindi na pinapalitan, kaya hindi ko masyadong na ano yun, mga solar. Sir Ruben, beda niya. Yung default lang po. Hindi ko lang alam, baka may problem sa battery. Yung charge controller kasi bihirang-bihira lang po masira ito eh, unless ma-overheat. Yung sobrang, may charge controller kasi minsan, kapag mali ang wiring natin, minsan nasusunog po, nangyari na sa akin yun, nasusunog na, hindi naman masunog yung typical na magliliyab. Ano po yun, makikita niyo, magbaburn yung pipe na kung saan pinoconnect, yung mga positive, negative ng mga connection sa baba. Kita niyo po yun. Doon, yung tilti masisira, kasi sa sobrang init po ng amperahe, kapag hindi niya kinakain yung solar charge control, nasisira yung mga circuito niya sa loob, yung mga transistor, resistor, capacitor, yung mga ganun. Okay. Sabi ni Sir Jonathan Yalong, Sir, pwede ya po ba gamitin, pagalugin ko na lang, parang tababayin ko to. Sir, pwede po ba gamitin kahit mag-charge ya? Okay.
gamitin. Ah, okay. So, ito kasing topic ko na to, hindi pala sa iba, kakao sa iba. Ito, yung topic ko dito ay paggawa ng simple 12 volts battery pack. Tinanong niya kung pwede siyang gamitin at nag-charge. Pwede po. Pwede, pwede. Pwede siya. Kasi parang mga ano yan eh, mga solar natin na setup sa baba. Kahit sa umaga, ginagamit ko yan. Kahit sila charge. Kasi sa umaga, automatic nag-charge na yan eh. So, ginagamit ko na kasi may off-grid ako. Lahat ng appliance halos sa baba naka-off-grid. Yun lang hindi naka-off-grid dyan yung mga aircon. Kasi naka-grid tayo yan. Yung isang aircon dito sa taas, naka-off-grid yan. Kasi ginagamit ako ng sa paggabi, wala na araw, wala na nighttime. Ito malakas kasi ito sa kuryente. Half horse power, 500 watts. So, bumili ako ng 2.48 volts na IPO4. Ayan, kinakaya niya hanggang 9 hours. Hanggang magkumaga na. Kaya... Doon tayo sa topic na solar aircon part 2. Sabi ko, ay sabi ni Sir Ocelito Malapad, Sir, saan nyo nabili ang battery? So, okay, yung 9 hours. Ito yung nasabi ko kanina. Nabili ko ito kay Sir Falcon, second hand, 48 volts na RADA na 58. Yan, mura lang ko, 12,000. 12,000, dalawang klase ito, isang narada at isang, narada at isang, nakalimutan ko yung isa. Pero narada mas maganda. Minsan nabili ko na yun, kaya lang din disassemble ko eh, kasi ginamit ko yung mga cells niya sa ibang mga project ko, sa mga ibang ginagawa ko. Ito, siya pa rin, si Sir Rosalito Malapad. Sir, natanong niya kanina to. Saan niyo nabili yung battery yung gaya mo sa demo? Second hand po ba? Sala. Second hand yun, second hand. Pero ginamit yun sa mga telco sa China. So kapag telco kasi mga ka-solar, medyo maganda quality, maganda pa yung quality niya kahit second hand. Kasi sa telco, ginagamit lang yung mga yan pang backup. Ibig sabihin, hindi sila 24/7 gumagana. Pang backup lang po yan. Pag nagkaroon ng power outage, doon lang po under yan. Ibig sabihin, hindi sila masyadong used. Pang backup lang po nila. Okay, so kay Loma Yay. Sabi niya, okay lang po ba gumamit ng NPPT sa 100 watt setup? At ilang AH po din ng MPPT ang gagamitin po, pwede po. Okay. Ang 100 watts na setup, hindi ko lang kung saan yung 100 watts na, palagay ko yung panel. Yung 100 watts panel, okay lang ng MPPT. Walang problema yan, 550 watts, pwede yung MPPT yan. At ilang AH po din po na MPPT ang gagamitin kung pwede. Ilang AH na MPPT, baka sa battery yan. ilang watts AH, hindi AH eh, amperes po sa MPPT, sa charge controller amperes. So, yung AH sa battery po. Sa MPPT po, kahit na kung 100 watts lang, kahit 20 AH lang, ay 20, no, AH na rin ako. So 20 amperes lang po sa SCC na battery. Kung 100 watts, mababa lang po ito. Dati, noong 2014, kung mayroon kang 100 watts, big deal ka na. Medyo marami ka na. Masaya ka na kasi isa yun sa mataas na ano nun, 100 watts. Kaya noong 2014 noon, sa lumang bahay namin, ang dami kong 100 watts. Dito sa kabilang bahay, alas wala nang 100 watts. Pang maliitang setup na lang yun, 100 watts. Pero dati, 100 watts ko napakarami. After sa 20 yata yun. Pinuno ko yung bubong namin ng 100 watts. 100 and 120 watts. Kasi yun ang malalaki nun. Sa CDR King pa po. Matagal nga, wala na sa CDR King ngayon. Natalim na sa mga solar online. Solar online. Online seller. Kaya na, ano. Okay. Kay Sir... Cielo. Cielo, babae. Okay, ma'am. Or Sir Cielo Guapa. Tanong lang po, ang adapter ko may 12 volts, 1,000 amp or 12 volts, 1,000 amp. Baka milliamp para 1 amp. Correct na lang natin. 12 volts, 1 amp. Okay lang po ba siya gamitin para sa LED lights na 3 watts ko? May computation to. Pero sa experience ko na lang, ang 3 watts, usually ang 3 watts na to, ayun, LED, tama. Yung LED light na 3 watts,
Kayang-kaya na po nito. Kaya na. Kasi itong kanyang ano, 12 volts, 1 amp, parang 12 watts na ang capacity. Kasi sometimes, ano, 12 watts. So 3 watts lang naman ang iraran niya, pwede naman po. Ito, compliment to kay Brother Benny. Ah, ito. Ito yung minsan masarap binabasa eh. Bagong subscriber lang. Napaka-detalyadong paliwanag. Mabuhay po tayo. Mabuhay. Mabuhay po tayo. Brother Benny, salamat. Maraming Daddy, salamat. Daddy, mommy, mommy, mommy. Ano po ito, mommy? That is busy. Yan po. Ay, pasensya na kayo sa batang makulit. Testings na. Oh, ito kay Sir Rolex ulit. Kabalen, sabi niya, kabayan, saan kayo sa Pampanga? Ayan, sa Bacolod po tayo. Kay Eugene Lana, ay Lana, ganun. Good day. Patanong ko lang po kung saan nakakabili ng Life PO4 battery para sa 48V 16S. 48V 16S. Ito yung 48V 16S battery. Yun po sa akin nabili kay Sir Falcon Tang. Pwede na kayong bumili ng 32650 or yung bago ngayon S168. Kung kakasya, mag-fit naman dun sa battery, e-bike battery nyo. Pero feeling ko kapag mga 2 wheels, hindi po mag-fit yan. Sa mga 3 wheels, mga e-trike, pwede po yan. Mag S168 na kayo, or bumili na ka ng pre-assembled yung may Sir Falcon Tang. Okay. Okay. So magtatapos na po siguro tayo. Isa na lang ko. Tapos, tapusin na muna natin. Okay, Sir Aldrin, ikaw ang pambuli natin sa part 4. Hello po boss, tanong ko lang, kung may complete setup naman ako ng panel assist inverter at battery, kung may 12 volts po ako na mga appliance, 12 volts na appliance, saan po ba maganda yung gabit o yung recta? Diyan sa load ng SCC o recta sa battery? Okay, maganda to. Saan daw magandang i-recta kung may 12 volt system? At 12 volts na, wait. Napatay na niya yung ano. Sige, I'll be there. Saan daw kapag may 12 volts na appliance, halimbawa, tataka kayo bakit 12 volts ang appliance. Meron nung kasi tayong mga 12 volts na lumabas ngayon, halimbawa yung electric fan, tulad doon nung nandun, 12 volts so yun. Ano pa may mga 12 volts na appliance? Mga rice cooker may 12 volts na pero napakalakasunan. Kasi pag mga heating element, mataas ang kinakonsumo niya. Ano pa ba yung mga 12 volts? Ano ba? Mga router. Ayan, mga 12 volts. Pwede yung 12 volts yan. Okay. So, ang tanong niya, saan po magandang ilagay? Ideally, magandang ilagay yan directly sa battery. Pero kung malilit na ilaw-ilaw lang, yung mga LED lights, maganda sa mga ano lang yan. Sa SCC. Kasi kung mga ilaw, maganda kasing kino-control. May control kasi feature ang mga SCC na kaya mo kontrolin. Yung on and off. Lalo na kapag mga ilaw, tamad ka ng mag sindi, lala sa outdoor, sa perimeter light, halimbawa, sa labas, gusto mong automatic, nagsiswitch na yan, on and off, ilagay mo na lang yan sa SCC kasi pwede mo siyang program na on and off. Meron siya mga programs kung ilang oras or kung gabi lang sisindi, tapos mamamatay ng umaga, mga ganun. So, yun. Matatapos yan kay Sir Aldrin. Ikaw ang aking panghuli, Sir Aldrin. Marami pa po itong mga tanong. Ayun, ito na si Baby. Tutuloy ko na lang po ito sa part 5. Part 5 na po tayo. Hi. Kapag naubusan ko yung mga question na to na ano, mag-isip ako ng mga topic. Gagawa ko ng whiteboard dito para mag-compete-compete tayo ng konti. At may tanong kayo, magtanong lang kayo dito para pag naubos to, tuloy-tuloy pa rin ang questions. Mga tanong nyo kahit na mga wag lang yung masyado mahirap na hindi pa na-experience. May mga minsan kasi may viewers tayo na sobrang galing.
baka magtanong na hindi natin alam. Sana, gusto ko lang sana, yung mga turuan yung mga hindi talaga nakakalam, hindi yung parang ibabash ka. Meron kasing ganun eh. Part talaga ng ano yan, pag ganito. Pero, try natin sagutin, pakakaya naman. O, sige mga kasolar, hanggang sa muli, abangan nyo yung part 5. After bukas or 2 days, gagawa ko ito. Medyo ayusin ko lang ito setup, medyo bara-bara lang eh, kahit paano. Pero at least ang importante, hindi yung environment, yung knowledge ng pag-install solar. Okay, kung nagustuhan nyo ito, paki-thumbs up muna lang. Or ano, gagayain ko ng ibang mga vloggers. Laging nawapanood sa YouTube. Sabi nila, kung bago ka sa aking channel, kung di ka ano, hit mo na yung subscribe at hit mo na yung notification. Mga redundant na paulit-ulit. Although okay yun, syempre pang remind sa mga viewers. Pero sa akin, ang priority ko yung maturuan ko kayo kung ano. Secondary lang yun. Sa hindi lang kita pang-ad sa pambili ng gatas nito. Ayun, okay lang. Okay, mga kasolar. Bukas, try ko kung makapag-may time tayo. Bukas na sila sa work ako. Baka gabi ang try ko makapag-may. Bili ako ng mga ganda-gandang camera. Ito cellphone, tabilis malobar at saka low resolution pa. Okay, maraming salamat at more power. Bye-bye ka muna na. Bye-bye. Bye. Bye, guys. Bye-bye, guys. Subscribe kayo kay Daddy. Hit the notification button. Okay, bye-bye. Bye-bye.